Dream Man Again from My Finance. For today's video, ang pag-uusapan natin is yung tinatawag nilang Shopback. Very exciting yung pag-uusapan natin ngayon, lalo na kung mahilig ka mag-online shopping, mahilig ka mag-book ng hotel o ng flight, o kaya mag-grocery online. So kita nyo naman, very exciting yung pag-uusapan natin ngayon. Ako personally, excited ako na i-share sa inyo yung experience ko sa Shopback. Pero mas maganda, mas gawin natin siya mas exciting. Okay? So ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng promo for today. And for this video's Raffle promo, ang pwede nyo mapalunan ay... This is an iconic Justice League power bank. This is actually a limited edition Artist Series 8,000 mAh power bank. Actually, itong brand na to, Iconic, is a very reliable power bank brand. Ako, personally, natry ko na to nung nag-brownout sa amin. And talagang napuno naman niya yung charge ng phone ko. And also, maganda yung design niya, manipis din siya. Very handy. So kung gusto niyong mapalanunan to, stay tuned lang kasi later I will share to you yung mechanics kung paano niyo mapapalanunan to. Okay? And also kung bago ka, I hope you can subscribe to this channel and also click the bell icon para ma-notify ka if ever meron kami mga bagong videos. Okay, so balik na tayo dun sa topic natin kanina, which is Shopback. So paano nga ba talaga kumikita dito? Paano ba talaga nag-work tong Shopback na to? Actually, yung Shopback, isa siyang website and isa rin siyang application na nagpo-provide siya ng rebate o nung cashback every time na bibili ka dun sa mga partner stores nila like Lazada, like Shopee, Zalora, Airbnb, and marami pang iba. So ngayon, papakita ko sa inyo yung Shopback para makita niyo yung mga categories na kinocover nito and also yung mga stores na partner stores nila. Okay, so nandito na tayo sa Shopback website. As you can see here, dito sa left corner, makikita natin yung categories. Dito naman, makikita natin yung ilan sa mga partner stores nila. So dito makikita nyo rin yung Lazada and Shopee nakalagay na app only. So later, i-discuss natin yan. Nasa app lang siya magagamit. Papakita natin kung paano yan ginagawa. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung napakagandang tool, napaka-helpful na tool na ginawa ng Shopback para never natin ma-miss yung opportunity na to earn cashback. Ito yung tinatawag nilang Shopback Cashback Buddy. Basically, yung ginagawa niya, let's say for example, napunta ka sa isang website na partner store ni Shopback. So i-alert ka niya, bibigyan ka niya ng notification na i-activate mo yung Shopback. Shopback Cashback Buddy is actually an extension. So pwede mo siyang i-install sa Mozilla or sa Chrome. For free naman ito. So ito siya, nasa right side siya, makikita nyo. Okay, pakita naman natin kung paano nag-work tong Cashback Buddy na to. Right now, nasa Airbnb tayo and we know that yung Airbnb is one of the partner stores ng Shopback. Dito sa upper right corner, merong lumalabas na Shopback Philippines, activate 270 pesos cashback. So yan yung sinasabi kong i-alert ka niya every time na nandun ka sa online store, which partner store din ni Shopback. So we will click on that. As you can see, nakita natin tong page na to, Airbnb, 270 cashback. And as you can see, nag-notify din sila, nag-notify din yung Cashback Buddy. Makikita nyo rin na yung icon kanina, which is red, na naging green. Meaning, activated yung Cashback Buddy mo. So basically, ganun gumagana yung Shopback Buddy. Very helpful siya kasi pwedeng hindi mo na ma-miss yung mga online store na partner ng Shopback dahil dito kasi i-alert ka niya. Okay, ngayon papakita ko sa inyo kung paano gamitin itong Shopback step by step sa website muna. Then later on, papakita ko rin sa inyo kung paano siya gamitin sa application naman. Okay, so ngayon, nandito na tayo ulit sa Shopback. So, papakita ko sa inyo kung paano gamitin po dito sa website niya. So, let's try na lang din ulit kanina yung Airbnb. So, let's just click this, Airbnb. Okay, so few things to note. Complete purchase within the same window to qualify for cashback. Okay, so kiklik natin yung view more. So, klinik natin yung view more para makita natin yung ibang important informations kung paano mag-earn ng cashback dito sa Airbnb. So, for Airbnb, fix yung cashback niya na 270 pesos. Dito sa left side, makikita natin yung to ensure cashback. Ito yung sinasabi ko sa inyong do's and don'ts kanina. So ito yung babasahin natin para ma-make sure natin na mag-earn tayo ng cashback. So number one do is yung book via Airbnb.com only. Number two is yung spend the minimum of 4,800 pesos. Lastly, use only promo codes featured on Shopback. Si Shopback hindi niya ina-allow yung mga vouchers o yung mga coupons na makikita nyo sa labas, makikita nyo sa ibang websites. Kapag gumamit kayo ng vouchers o ng coupons other than dun sa mga makikita nyo dito sa Shopback, pwedeng i-reject ni Shopback yung cashback na ma-earn nyo dun sa purchase na yun. So dito sa right side naman, makikita nyo yung deals and coupons na available para dun sa partner store na tinitignan nyo. So basically, ito lang yung mga coupon or vouchers na pwede nyo gamitin para mag-earn pa rin kayo ng cashback. Punta naman tayo dun sa don'ts. Number one is if yung booking value mo is below 4,800. Number two is yung experiences, restaurants, host fees, corporate and business travel bookings. Number three is booking for accommodations in China.
I don't know kung anong meron sa China. Number 4 is returns, exchanges, cancellations, gift cards. Pag na-cancel yung booking mo, definitely maka-cancel din yung cashback mo. And lastly, yung Airbnb app purchases. Punta naman tayo dito sa when will I get my cashback. So as you can see here, kung ngayon ka nag-book, matatrack yung spending mo within 5 days. And makiklaim mo yung cashback after 75 days after nung stay mo. Just a comment lang din dito sa track in 5 days. Sa Airbnb, for Airbnb, 5 days yung binibigay niya. Pero normally sa ibang partner stores, 48 hours or 2 days lang, natatrack naman na siya. So after natin ma-check yung do's and don'ts and yung ibang information na kailangan natin mabasa to make sure na ma-earn natin yung cashback, pwede na tayo ngayon mag-proceed dun sa ating booking. So we will just click this button, Shop Now. And makikita nyo lalabas yan, Airbnb coupon in sale. And i-click lang natin yung Go to Airbnb Now. So makikita nyo yung cashback body natin, nag-notify din that cashback is activated. So green din yung ating shopback cashback body here. And we can already start our booking. Okay, sa ngayon pakita ko naman sa inyo kung paano gamitin yung shopback sa application sa smartphone. Okay, punta tayo sa Play Store and let's search for shopback. Okay, so make sure na installed yung shopback application sa smartphone nyo. Okay, para magamit yung shopback. So technically kasi syempre hindi nyo magagamit kung di installed. So installed na kasi siya. You can see shopback, the smarter way. So yun ang kanilang tagline. Okay, as you can see, sa pinakataas yung lifetime earnings nyo. And since 2015 pa nga ako member ng shopback, so medyo malaki na rin yung kinita ko overall. And makikita nyo rin dito yung frequently visited na partner store ninyo. Shortcuts, which is yung favorites, vouchers, deals, upsize, and yung referral link. Later, we will discuss that. So, other categories na diniscuss din natin kanina. So, for this example, isa-search natin yung Lazada. So, we'll just type search Lazada and makikita natin na yung Lazada mobile app. We'll just click on that. Okay, so right now, nandito na tayo sa page ng Lazada sa Shopback. So, makikita natin up to 9% din yung cashback niya. So, tignan natin yung information about cashback amount. So, makikita natin dito na iba-iba yung cashback rate. Depende sa kung new customer ka ba or existing customer ka. At the same time, dun sa kategory ng binili mo, if it's fashion, if it's electronics or non-electronics. So once tapos na natin ma-review to, i-click natin yung continue to app and ma-open na yung Lazada application. So once the Lazada application is open, pwede na natin ituloy yung ating ordering process normally. So make sure lang na hindi kayo aalis dito sa Lazada app kasi magre-reset siya. Kailangan nyo na naman bumalik sa shopback. Okay, na-discuss na natin kung paano kang kumita. Ngayon, discuss naman natin kung paano mo i-withdrawin yung kinita mo. So, nandito tayo ulit ngayon sa Shopback website. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw. Let's just hover here sa upper right corner dun sa ating lifetime earnings. And just click withdraw money. So, ngayon, nandito na tayo sa withdrawal page ng Shopback. Makikita natin dito sa left side corner yung ating lifetime earnings. And yung ating available balance, which is yung wi-withdrawin natin today. Yung ating pending balance na hindi pa available for withdrawal, and yung ating na-withdraw na. So dito makikita mo, pwede kang mag-withdraw through bank transfer and also to e-wallet sa PayPal. So for bank transfer and also PayPal, same lang siya na 3 to 5 working days to process yung payment. So after 3 to 5 working days, expect na matatanggap mo na yung pera mo. Dito makikita natin, if nag-click natin yung add a bank, makikita natin yung mga covered banks o yung mga banks na ina-allow ni Shopback. So makikita nyo, may BDO, BPI, Metro Bank, and kung ano na pang local banks natin. Pwede rin GCash. So it's a very, very diverse option. Hindi kayo mauubusan dyan. Dito makikita natin na yung required amount or yung minimum amount to withdraw is 200 pesos lang. So maliit lang talaga yung minimum amount para makapag-withdraw tayo. So sabi ko nga kanina, i-withdraw natin yung ating available balance na 1279.66. So ilalagay lang natin dito yung 1279.66. So magpa-pop up to, makikita nyo request withdrawal for 1279.66. Makikita nyo rito yung ating bank details and also ito yung OTP na isa-send sa ating registered mobile number. So after nyo ma-enter yung one-time password na yon, just click submit. And that's it. Your money is on its way to you. You will receive your money in your account within 3 to 5 working days. So ganun lang kabilis mag-withdraw. Isa pa sa kinaganda ng shopback, hindi ka lang pwedeng kumita rito through cashback. Pwede ka rin kumita sa iba't ibang klase ng ways pa na i-discuss natin ngayon. Isa pang way to earn dito sa shopback is yung mga games and promos na nilalabas ng shopback tuwing nagkakaroon ng sale. Yung tinatawag nilang Shop Fest. Yung Shop Fest na tinatawag, usually nag-i-exist to, nangyayari to. Kasabay ng mga sikat din na online shop sale katulad nung
9.9, 10.10, 11.11, 12.12. So basically, yung mga bare months sale sa online, sumasabay din si Shopback doon. And nagbibigay sila ng mga promos, minsan games, dun sa website nila and applications nila na pwede kang manalo ng real cash. Isa pang way para mag-earn dito sa Shopback is through referral. So let's say makapag-refer ka ng tao na mag-sign up sa Shopback and mag-spend siya for, I think, a minimum of 500 pesos, pwede kang kumita ng 100 pesos kada tao. Okay, so now papakita ko sa inyo kung paano nag-work yung referral ng Shopback. So makikita nyo dito sa taas yung refer a friend, get 100 pesos. So as you can see here, give your friends 100 pesos and get 100 pesos when they purchase. So ito yung process. Number one is share your link. So yung link natin, makikita natin dito sa baba. Ito, yung link na to is unique sa bawat member. So you just copy the link and pwede mong i-share yan sa Facebook mo, sa Twitter mo, o sa iba pang mga social media accounts mo. Pwede rin sa email. So yung second process natin is yung friend signs up. So kailangan mag-sign up nung tao na nakakita ng link mo dito sa Shopback. And lastly, you earn 100 pesos. So dito, nakalagay, when your friend meets a minimum spend of 500 pesos and when the cashback turn confirmed. So dalawa yung hinahanap niyang condition. Number one, mag-spend yung na-refer mo ng at least 500 pesos. And number two, kailangan ma-confirm na rin yung cashback niya. So kapag na-complete yung process na yun, automatic mag-earn ka ng 100 pesos per tao. So this is another good way to earn dito nga sa Shopback. So okay, i-share ko yung link ko dito rin sa description sa baba para makita nyo rin. Last but not the least na gusto kong i-share sa inyo is yung mga pro tip ko. Number one pro tip ko is i-take advantage natin yung mga bare month sale katulad ng 9.9, 10.10, 11.11, 12.12. So basically, itong period na to, talagang maraming sale. Yung tip dito is ipunin mo muna yung orders mo. Let's say for example, by December, balak mong bumili ng gifts online. Maganda, ipunin mo muna yung gifts mo and then orderin mo siya sa 12.12 mismo. Doon pa lang, marami ka ng benefit na makukuha. Number one, usually, sa mga sale na to, yung Shopback percentage mas tumataas. So kung kanina, let's say for example sa Lazada, up to 9% lang, minsan tumataas siya na up to 15%. Number two, mas dumadami din yung available vouchers. So meron ka ng cashback, meron ka pang voucher. Number three, usually din sa Shopback, meron nga mga raffles pagdating sa mga sale na to. So kung mas marami kang binili, dun sa araw na yun, ibig sabihin mas marami kang entries para dun sa raffle nila. Number two pro tip ko is yung pagpa-file ng missing cashback. So let's say hindi na-track within 48 hours yung cashback mo. So pwede ka na ngayon mag-file ng missing cashback. Number three pro tip ko is kung hindi ka pa nakakapag-sign up dito sa Shopback, mas maganda na mag-sign up ka using yung mga referral link na dinidiscuss natin kanina. Kasi by that, magkakaroon ka na agad instantly ng 100 pesos upon signing up. And lastly, number four, yung na pro tip natin is yung about sa vouchers. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ng vouchers pwedeng gamitin kasabay nung pag-earn ng cashback sa Shopback. Minsan, mas beneficial sa atin na gamitin yung voucher kesa dun sa cashback. Isa sa napakagandang example dito yung sa Lora. Yung sa Lora, usually nagbibigay sila ng mga vouchers na around 20%, 30%, o minsan umabot pa ng 40% yan. So kung ganun, mas maganda na gamitin mo yung voucher kesa mag-earn ka ng cashback na 3.5%, mas maganda na mag-earn ka nung 20 to even 40% discount. And that's it guys. Thank you for watching this video sa about sa Shopback. Pero bago natin i-end yung video, i-share ko muna sa inyo syempre yung mechanics ng promo natin to win this very, very reliable power bank from Iconic. So ito yung ating mechanics. Number one is to like this video and also to subscribe to this channel. Number two, kailangan nyo mag-sign up sa Shopback. So kung existing member na kayo sa Shopback, okay na yon. Pero kung hindi pa, pwede kayong mag-sign up using my link sa description sa baba. Pero kung ayaw nyo naman gamitin yun, okay lang din. Pero kung gagamitin yun, pwede kayong mag-earn din ng extra 100 pesos. And lastly, number 3 na requirement para mapalanunan nyo itong Iconic Power Bank is comment below the term or the phrase, I joined Shopback. So yun, i-comment nyo yun sa baba and complete na yung inyong entry. Then from there, magkakaroon tayo ng raffle draw na i-video ko din para meron tayong transparency. And that's it guys. That's how you can earn money by just shopping online, no? So kung nakagustuhan nyo itong video na to, I hope you can share this din sa friends nyo para mag-earn din sila pag nagsashop sila online. And I hope makita ko kayo ulit dun sa ating mga future videos pa about personal finance, investment, and also money making. Again, this is Raymond Crisostomo from Noy Finance. Till next time, thank you.